Hi everyone, this is Unique Philippines. And today, we're in Maligaya Drive, Quezon City, and we're going to ask the Filipinos, kaya mambili ng pera ang kaligayahan mo? Totoo ba na money can buy happiness? Let's find out. Maniniwala ba kayo sa kasabihang money can buy happiness? Yes. Bakit po? Mas marami kang kaibigan kasi sir, pagka marami kang pera. Next question is, sa lahat ng problema nyo ngayon, ilang percent doon ang kayang solusyonan ng pera? 90%. Ilang? 90%. 90%. 90%. 97. Ilan sir? Mga 95. Bakit 95? Kailangan pera eh. Kailangan ng pera. Pagkain nyo. So, kung mahalaga talaga ang pera ngayon? Mahalaga ang pera. Sige po, yun lang po. Can money buy happiness, kuya? Depende. Kung ano yung klase ng pera. Ano ba? Bibili. Ngayon po ba, no? Meron kang, ano, 1,000? Mas higit o mas higit pa kailangan mo? Mas higit pa ron. Sa hirap ng buhay, maraming kamag-anak kailangan tulungan eh. Mga kalahating milyon? Yan, pwede higit na pa. Yan. Hindi na, yan lang yun. Pero pag may mga ganung kapera, masaya po? Hindi pa rin. Kasi alam mo na maraming naghihirap pa eh. Dapat lahat meron. Oo, dapat lahat meron. Okay. Sige po. Next question po is, sa lahat ng problema mo ngayon, kuya, ilang percent yun ang kayang solusyonan ng pera? Mga ano lang yan, 1% lang ng problema. 1% lang? Oo. Parang kakaiba yun sa lahat, diba? Puro mga 90, 100. Kasi ang number one naman problema ng tao, yung buhay natin eh. Hindi naman tayo pwedeng bumili ng buhay. Para sabihin natin ang pera, nasusolusyonan niya yung hindi na dapat mamatay ang tao. Kahit nga mayaman, hindi nakakabili ng buhay. Naniniwala ka ba pag may pera ka, sasaya ang tao? Medyo, masaya. Pero hindi na mahalagang pera kung sa Panginoon ng ano mo. Dapat po, may pananampalataya rin. Hmm. Okay. Ngayon po, sa lahat po ng problema mo ngayon, kuya, ilang percent doon ang kayang solusyonan ng pera? Hindi ko masabi. Masabi kung ilang porsyento. Kasi iba, kapag may pera, masaya na sila eh. Kaya po, hindi po. Ako kung... Sakto lang. Tama lang din. Kasi hindi naman ako nagkaroon ng maraming pera. Tama lang. Sa araw-araw, tatlong beses lang mga kain gano'n. So, parang hindi mo pa kailangan na parang sobra-sobra naman, sakto lang. Yung tama lang din. Tama lang. Kasi anak buhay namin, tricycle driver lang eh. Parang wala, hanggang gano'n lang talaga. Hindi kami kumita ng malaki eh. Ano. Tama lang. Sapat lang. Gano'n lang. Hindi po, okay po. Din ka bang naniniwala ka ba sa kadilang kayang bilhin ng pera ang kaligayahan mo? Ayun, sakto pala. Parang kakapost ko lang yun. Oh, go. Naniniwala ka ba doon? Sabi na, money can buy happiness. Para sa akin hindi, kasi yung happiness kasi parang yun yung moment mo or yung pang, parang hindi pa pag nag-bonding kayo ng kaibigan mo, yung moment yun na magiging bonding yun na magiging masaya kayo, hindi mo yun mabibili kahit pa 1,000,000 na pera. So for me, happiness can't buy talaga. It's a no. It's a big no. Okay, follow-up question. Sa lahat ng mga iniisip mong problema ngayon, kagaya ng ibang tao, ilang percent doon ang kayong solusyon na ng pera? Siguro 50% lang syempre, hindi naman lahat kasi pera ang problema ng tao. May love life, merong kung ano-ano dyan. So 50% lang siguro kayang solusyonan ng pera. Pero the rest, pwedeng ibang bagay na or something na siya. Sa ganun. Iniwala ka ba sir sa kasabihan, can money buy happiness? Yes po. Bakit sir? Bali, depende naman sa paggagamitan ng money kung paano mo siya handle, di ba? Hindi naman lahat ng money is root of evil. Pwedeng happiness din siya. For pwede sa mga pangangailangan mismo. Diba? Yun lang po. Paano ka sincere? Sa lahat naman ang iniisip mo yun, for sure lahat ng tao may problema. Hmm. Ilang percent din ang kayang solusyon ng pera? Mga 70% po, gano'n. sa akin lang po. 70% siyempre. 70% sir. Opo. Yung sa inyo sir, ilang percent sir? 99%. Oo, 99% na po. Sige, ilang naman po. Yes, ang ka ba na can money buy happiness? No. Kasi sa simplest form, pwede ka naman makahanap ng
kaligayahan. Katulad nung kunwari, ang nagpapasaya ko lang, ang nagpapasaya sa iyo ay yung mga halaman, yun, doon ka lang, yung simpleng ganun lang. Sa kunwari sinasabi mo na ano na kung nabibili ba ng pera ang kaligayahan, para sa akin talagang hindi. Kasi you can find happiness elsewhere, di ba? Yun lang. Hello, question. Sige. Sa lahat ng problema mo, just like everyone else, ilang percent na tayong solusyon na ng pera? Para sa akin siguro, sa experience ko, sa naging problem ko is para 50, para 50% yata ganun. Kasi ako naman ang tipo na taong na namumuhay ng simple. Oo. Yun yung importante. Kung anong meron ka, yun yung pagkasyahin mo. Huwag kang masyado maghangad ng sobra-sobra sa kapangangailangan mo. Kumbaga is masaya ka kung anong meron talagang nasa, yung nasa paligid mo na. Ganon. Kasi, yes, kasi kung million nga ang mga hinahangad mo sa buhay, papantayan din yun ng gastos mo, million din siya. So, para sa akin, 50-50 talagang ganon yung ganon yung parang pinaka balance lang talaga. Ganun. So, nasa sa tao din yun. Kung masyado kang social climber ka, normal, ang expenses mo, mas mataas din sa kaya mong kitain. Pero kung ikaw ay simpleng tao, napakababa ang pera lang. Pangailangan sa pera. Can money buy happiness? For me, money can buy happiness? No. Importante kasi yung yung sa bagay, hindi lang po siya na ng pera or material na bagay. Kailangan po magkaroon ka ng time para sa pamilya mo, sa lahat ng mahal mo sa buhay. Hindi importante ang pera, marami man yan. Useless yun kapag marami kang pera, wala kang pamilya. Wala kang loved ones. Paano ko po, sa lahat ng problema mo ngayon, just like everyone else, ilang percent yun ang kayang solusyonan ng pera? Mga 60%. 60? For me, 60% yung kayang anuhin ng pera. Kasi hindi naman sa atin, talagang need din natin ng financial when it comes to money. Pero ang nakikita ko kasi sa ibang mayayaman, useless ang maraming pera if nag-iisa sila. Diba? Living with many expensive things and money pero kulang sa pamilya, useless. You can share your blessings to your other family. Do you believe po ba na can money buy happiness? Para po sa akin, it depends po sa definition ko ng happiness ng isang tao. Pero in practically saying po, para po sa akin, in some points po, yes. Kasi po, tag dito po, parang even though na maging masaya tayo in some points, parang kailangan pa po natin yung practical sides of happiness din po or in life po para masabi po natin satisfied tayo or happy tayo sa buhay. Ha? Same. Follow-up question. So the last one. Sa lahat po ng problema nyo ngayon, just like everyone else, ilang percent naman doon ang kayang solusyonan ng pera? Siguro mga 60%. 60% kayo. Or 50-50, ganun. Para balance na sa akin. Sir? Siguro po, lalo na in this pandemic, feeling ko po mga around 80% ng mga problems. So, yun, for example, mga sa mental issues, sabihin natin na ganun po, na pwede natin sabihin na problems. Pwede po siya ma-resolve by therapy po. So, requires money din po. Diba? Money required. And for others naman po, sa siya siguro sa mga affection-based siguro po, siguro hindi po natin masabi na yun po yung mga bagay na hindi na solve ng money. Pero as of the pandemic, siguro po, most of the problems can be solved by money po, right now. That's why 80%. Apa.